Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung magmamahal tayo, dapat yung puso natin yung pakikinggan natin. Kasi minsan guguluhin tayo ng isipan natin. Pero sa bandang huli, yung puso mo pa rin, yung pakikinggan mo sa nilalaman nito at sa dahilan kung bakit tumitibok ng mabilis ang puso mo. Masayang-masaya talaga ako. Kasi nakilala ko si Jepoy. Mas masaya pala na mamuhay ng simple at saka hindi siya nakakainip kasama. Kasi lagi niya akong pinapatawa. At eto, habang kumakain kami ng turon sa ilalim ng puno, nagkukwentuhan lang kami. Basta may mapag-usapan lang. At halos lahat ng kwento niya puro nakakatawa. Lalo na ang tatay at nanay niya. Napakasarap din nakausapin kasi ang hilig din nila na magbiro ng mga kakaibang bagay. Iho, alam mo ba itong si Jepoy? Nako, hindi pa nagkakajowa yan. Sayang ang laki ng patotoy. Hindi pa nagagamit. Wika ng tatay ni Jepoy. Tatay naman, nakakaya dito kay Kyle kung ano-ano sinasabi nyo. Wika naman ni Jepoy. Nako, nahiya ka kay Kyle. Pareho lang naman ata kayong hindi pa nalalawayan eh. Wika ng tatay ni Jepoy. Grabe. Nag-e-enjoy talaga ako kasi kahit medyo ganito yung usapan, masaya naman. Tatay ah, di ka pa lasing, ganyan ka na magsalita. Wika ni Jepoy. Alam nyo, noong nasa ganyang edad ako, nako, nakarami na ako. Wika ni Tito. Alberto, huwag mong lukohin yung mga bata. Kasi ako pa nga ang naligaw sa iyo dahil lagi ka nagtatago sa saya ng nanay mong linti ka. Wika naman ni Tita. Magdalena, ano ka ba? Hindi na mabiro. Pero alam nyo, piliin nyo yung taong kayang unawain yung mga puso nyo at kayang gawin ng lahat para lang mapasagot kayo ng oo. Wika ni Tito. Alberto, kaya pala nung gabing yun napa-oo kita. Kasi kung di ka sumagot ng oo, gigilitan talaga kita. Wika ni Tita. Grabe, sapilitan pala. Alam nyo, mga bata, itong si Bebe Magdalena ko, pinikot ako. Tapos may dalang patalim. Kaya ayun, napa-oo na lang ako. Ayan ang bunga, si Jepoy. bakit hindi na nasundan si Jepoy? Wika ako naman. Masakit daw umanak. Wika naman ni Tito. Natatawa na lang talaga ako sa mga magulang ni Jepoy. Kasi ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong klase ng tao. Yung masaya kausap, tapos hindi mo mapapansin na lumilipas na pala yung oras. Basta, mga bata,
Ito lang yung may ipabayo ko sa inyo. Kapag nagmahal kayo, huwag kayong matakot na sumugal. Kasi kung di ka susugal, paano ka mananalo? At kumpara sa'yo ng isang tao, kahit anong mangyari, kayo at kayo pa rin hanggang sa dulo. Kahit marami man ang humadlang. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag niyong sasaktan ng isa't isa. Wika ni Tito. Grabe. Hindi ko talaga kakalimutan yun. Tapos eto, nagkatingin ng kami ni Jepoy. Hindi ko alam kung bakit parang biglang bumagal yung oras. Bakit ganito? Parang kumikinang yung kanyang mga mata. Tapos, napapangiti na lang ako. Uy, baka magkatuloy ang kanyan. Wika ni Tito. Medyo nagising ako. Bakit ganun? Parang may nangyari na kakaiba sa sandaling yun. Oh, siya. Kayong dalawa, maiwan na muna namin kayo. At kami ay may pupuntahan lang. Wika ni Tito. Kaya ayun, umalis na din sila agad pagkatapos namin kumain ng turon. Kami naman ni Jepoy, eto, naiwan sa ilalim ng puno. Parang ayoko nang umuwi sa bahay ko. Parang mas gusto ko na lang dito, tumira kay na Jepoy. Kasi masaya dito. Kyle, masaya ka ba? Wika ni Jepoy. Oo, masaya. Sobrang saya. Ikaw ba? Masaya ka rin ba, Jepoy? Wika ako. Kyle, simula nang bumalik ka, naging masaya na ulit ako. Ewan ko ba? Basta masaya ako. Sana hindi ka na ulit umalis. Wika ni Jepoy. Ang drama mo naman, pre. Pero salamat ah, kasi napakabait mo, Jepoy. Mabait naman ako sa tao, mabait sa akin, Kyle. Pero kung maangas ka at gago ka, nako, hindi pwede ang ganyan sa akin. Wika naman ni Jepoy. Naalala ko bigla si Rico. Nako, hinahanap na ako nun. Kasi malapit nang magtanghali. Yari na naman ako dun. Jepoy, uuwi muna ako. Wika ako. Napansin ko na parang biglang naging malungkot si Jepoy sa sinabi ko. Babalik ako mamaya. Bakit ba parang naging malungkot ka bigla, Jepoy? Wika ako. Hindi ah. Wika niya. Pero halata ako naman sa mga mata niya na biglang malungkot yung itsura niya. Babalik ako, promise. Huwag ka na malungkot. Ang lapit lang ng bahay ko dito. Wika ako. Basta, babalik ka ha. Kapag di ka bumalik, ako ang pupunta dun. Wika ni Jepoy. Oo nga, babalik ako. Sige na, alis na ako. Wika ako. Kaya eto, mukhang masaya naman si Jepoy. At saka, babalik naman talaga ako. Kasi masaya ako dito sa kanila eh. Iniwan ko siya dun sa may ilalim ng puno. Ako naman, eto, naglakad na pabalik. At nung makarating ako sa bahay, nagulat ako kay Rico. Nakaupo siya sa may labas ng pintuan na tila ba naghihintay sa pagdating ko. Ayos ah,
Saan ka galing? Bakit mukha kang basahan? At saka, bakit putok yung labi mo? Nakipag-away ka ba? Wika ni Rico. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Kasi naman, bakit ang dami niyang tanong? At saka, kapag sinabi ko naman yung totoo, nako, magkakagera. Kaya naman, eto, hindi na ako sumagot. Dumiretso na lang ako dun sa loob ng silid ko. Kaso, sinundan niya ako at hinawakan niya yung mukha ko habang nakatingin siya sa mga mata ko.